kultura. Ano nga ba ang kultura? Ito ay ang kaalaman at karakter ng isang partikular na grupo ng mga tao. Ang iba't ibang aspeto na bumubuo sa kultura ay ang wika, relihiyon, pagkain, gawaing panlipunan, musika at sining. Ayon sa mga eksperto, mas binibigyan daw ng pansin ang mga bagay na patungkol sa ekonomiya at politika kesa sa kultura at sining. Sinasabi din nila na ang kultura ay importante para sa ikabubuti ng isang lipunan, ekonomiya at sistemang pampolitika. Ang kultura ay isa din sa mga paraan para maitatag ang iyong pagkakakilanlan at pagkatao. Kabilang sa mga bansa na mayaman sa sining at kultura ay ang Pilipinas. Mula Luzon, patungong Visayas at Mindanao, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may malawak na kaalaman pagdating sa sining. Ang pagsayaw, pag-awit, pagtutula, musika, pagsusulat, at pagpipinta ay iilan lang sa mga klase ng mga sining na kinahiligan ng mga Pilipino. Ang pag-uukit ay isa sa mga tinanghal na sinaunang sining na natutunan ng mga Pilipino. Madaming naniniwala na dumating ang pag-uukit nung bago pa sakupin ng mga Espanyol ang Pilipinas. Sa katunayan, nagulat ang mga Espanyol sa talento na ipinakita ng mga Pilipino sa larangan ng pag-uukit. So, pagdating naman kasila dito, mayroong population ng mga Moors na tinatawag natin na mga Muslim. Moors has this okir tradition, which basically, if you trace the etymology of ukit, came from the word okir. Sa mga Tagalog, ukit. Noong 2005, ang bayan ng Paete, Laguna ay itinatag bilang woodcarving capital of the Philippines ng dating Pangulo na si Gloria Arroyo. Ang pangalan ng Paete ay nabuo dahil sa salitang paet, kung saan ang paet ay ang pangunahing gamit sa pag-uukit. Ang mga Paeteño ay umaasa sa kanilang paglikha ng mga iskultura para masuporta nila ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Kung ang Paete ay sa Laguna, ang Betis naman ay sa Pampanga. Sa bayan ng Betis, itunuturing din na isa sa kanilang mga tradisyon ay ang pag-uukit o kung kanilang tawagin ay dukit. Ang Betis ay kilala sa kanilang mga pino at makinis na obra maestra. Walang duda kung bakit itinatanghal ang Betis na world class pagdating sa kanilang pag-uukit. Kinikilala ng buong bansa ang talento sa pag-uukit nila Wilfredo Layug at Luisito Ak-Ak. Si Willy ay tubong Betis at si Luisito naman ay sa Paete. Para sa kanila, ang pag-uukit ay isang napakahalagang bagay para sa kani-kanilang bayan at buhay. Ukit dito is parang heritage namin yun. Kinagisnan ko na yun, pagkasilang ko, meron na sila. It's the main business of the village. So it's some sort of na-absorb ka dun sa environment. So unknowingly, andun ka na. At besides, it's in our blood. Pagkasilang mo, parang meron na dumadaloy na sa'yo na you're a wood carver or you're into business, into wood carving. Famous for wood carving na at the same time naging carving capital ng Philippines. Noon 1900 kaya panampan ni Gloria. Kaya parang inspired ako na gusto kong bukit na lang narito pa sa bahay. Hindi na ako lalayo pa. Pinapakilala namin yung bahay ng Paete. Bukod na, bawat ako na-interview ako, lagi ko sinasabi. Maski sa exhibit, sa Mega Mall, lagi ko iniano yung Paete. Lagi may title na buhay na ang pag-ukit sa bahay ng Paete. Lagi may Paete ako para may uplift yung aming bahay sa... Bagamat ang wood carving ay isa sa pinakamatandang sining, hindi nito may iwasang humarap sa iba't ibang suliranin. Sa panahon ngayon,
ang pag-uukit ay paunti-unti nang natatalo sa laban upang mabuhay ito bilang isang tradisyonal na sining. Ayon sa isang eksperto sa larangan ng sining na si Ruston Banal, isa sa mga problema na hinaharap ng industriya ng pag-uukit ay ang pagkawala ng interes ng mga kabataan na matutunan ito. Sa ibang mga family na mayroong ganitong tradition, it's a vanishing culture because hindi na siya kayang ikabuhay ng isang pamilya because mahal yung kahoy, tapos yung mga young generations kamukha ni Totek, yung mga kasingidan niya, wala nang ganang mag-aral pa because it's a form of art. When you say art, it's you need to invest a long time to learn the skill. Minsan, yung mga bata, bored sila sa mga ganitong klaseng iconography or mga subject. How would you get the attention of these young generations? Because they don't actually care about the tradition. They only care about the computers and the modern gadgets that they have. I'm not very pessimistic about it, but you go around, walang gustong mag-ukit na bata. Ang gusto lang nila mag-Clash of Clans, tsaka mag-Facebook. Si Ardie de Dios, isang manguukit sa Betis, ay nararanasan ngayon ang ganitong klase ng problema na kung saan kahit ang sarili niyang anak ay walang interes para ituloy ang kanyang nasimulan. Ngayon kasi moderno na eh, alos yung mga bata, katulad ng anak ko, alos pinipilit ko silang mag-sculpture. Eh, siyempre pagdating nila sa eskwelahan, mga gadget na yung ginahawakan. Wala na silang nilalarong ibang yung dating laro, alos gadget na ngayon. Hindi natin mapagkakaila na madaming kabataan ngayon ang naiengganyo sa paggamit ng teknolohiya. Maliban sa pinakabatang anak ni Willy Layug na si Josef Layug. Tulad ng dati, lahat ng kanta dyan sa baryo namin, madaming nag-ukit habang kahit mga bago. Dito sa Betis, ganun. Naghanap sila ng ibang paraan para mag-ukit. Sabi nung way of life nga, yung parang hindi sila, parang iniisip nila kagad na hindi sila mabubuhay sa ganito. Kasi yun nga, ba't pa sila magpapa-ukit na niya kung marami naman gawa na agad. Parang tingin ko yung generation namin, yung lazy generation. Sayang yung ano eh, yung history niya eh, yung daddy ko eh, yung legacy. Hindi lang ito ang suliranin na hinaharap ng industriya ng pag-uukit. Sa Paete, karamihan ng manguukit dito ay tila nagsisialisan sa bansa upang makahanap ng mas magandang oportunidad at trabaho para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Yung woodcarving dito, medyo tumamlay na konti kasi marami sa mga kabataan ngayon, yun ang isasabi ko, nag-ice carving sa doctor receipt, sa barco, 5-star hotel, mga gano'n, nagsinipat sila kasi bukod doon, pag-abroad dollar eh. Woodcarving is peso sila, mura. Oh, tama na yung 300 niya, magana-ganan lang. Kasi yung mga kabataan na wala na, pasa na mag-ukit ka, ganyan, mura eh. Mura, kanila pa ang kahoy, kanila lahat. Tapos mabibenta na ng gano'n. Eh, mag-aral na lang ako sa hotel. Pag nag-aral ako sa hotel, abroad ako pang taong barco. 5-star hotel sa iba-ibang bansa, gano'n. Kaya minsan doon na dilipat yung artwork, yung mga sculpture, gano'n. Ayon kay Luisito, marami na rin ang sumuko at marami na rin ang umalis sa Paete. Isa, si Ernesto Cagayat, sa mga nagpursige na ipagpatuloy ang tradisyon ng kanilang bayan. Nakilala ko si Mang Luis Ak-Ak. Siya yung skultor. Siya yung naging mentor ko. Nung time na nakita ko siya, sabihin na natin yung mga gawa niya. Nung unang pagkakita ko pa lang, parang nagsink na sa utak ko na, wow, ang ganda.
ang gusto ko ganito, gusto ko maging katulad niya, gusto kong tularin yung ginagawa niya. Yung sabi na natin na love at first sight sa mga gawa niya. And then, yung time na yon nagsabi rin ako sa kanya kung pwede ba akong mag-aral na mag-ukit. At hindi naman siya nagdalawang isip po, may kagad. Tapos naging kabuhayan pa namin talagang ukit din. Hindi na rin siguro ako lumayo. Doon na rin ang pinagpatuloy ko na lang yung sabi namin na generation namin na lahi mga mag-ukit. Yung ibang mag-ukit kasi, nawawala na ng kahoy na ukitin. Kaya yung iba nag-alternate na nagtatry sila mag-ukit nung iba. Sabi na natin na salip na kahoy ang inukit nila, nag-aral sila mag-ukit sa prutas. Sa mga, tapos nag-aral sila ng ice carving. Tapos after nilang nag-aral nun, nag-apply sila sa, sabi natin, sa mga cruise ship o kaya hotel. Doon sila nakukuha. Tapos doon sila yung after nun, nag-abroad na sila. Hindi na sila nakakapag-ukit ng kahoy. Yun nga, sabi nga namin na medyo nangangunti nga kasi yung iba nga nag-abroad. And then yung ibang kabataan, medyo nawawalan na nga ng time sa pag-aaral mag-ukit. Ngayon, yung nang gusto ko, magpa-workshop kami sa kabataan para matutungang mag-ukit. Para yung generation namin, mga kabataan, hindi mawala yung image ng Paete na ang mga tao dito, mga eskultor. Ayon kay Willy at Luisito, iisa lang ang nakikita nilang solusyon o hakbang para mahikayat ang mga kabataan na matutunan ang tradisyon ng pag-uukit. Yun nga, dapat magkaroon ng sama ng mga mag-aaral mag-uukit. At magkaroon ng isang pwesto na nakikita mo yung mga nag-uukit na may gaya yung mga kabataan. Yung ibig sabihin yung, ay, gusto ko rin dito, ganyan, mga ganyan. Dapat may ganun eh. Pero ano, ganun ang gagawin ko. Meron akong isang pestero na gagawin kong medyo malaki-laki naman ng konti. Ito maliit lang. Tapos yung mga kabataan, i-ano ko doon. Papupuntahin ko na para makita nila yung pag-ukit. Para makilig sila. Kaya yan eh. Kasi kailangan bago ako matuto, mga almost 3 years talaga. Kailangan magtiyaga ka. Ganun. Yung kasi yung pag-ukit hindi basta eh. Napansin ko, yun lang pag-ahasahan ng mga paet. Bago mo maiasa isang pang-ukit, may isang oras. Kung may sa puso lang ng mga kabataan na gaano ka-importansya, paano tinaas ang level ng pag-ukit ngayon dito, dapat lang na ipagpatuloy nila. At eventually, iyan na, evolve nila. Kailangan, ano, yung legacy ba na dapat, na since kami, nainer na lang namin dun sa mga uncle namin, mga lolo. It's our sarili ko, it's my moral obligation to continue the tradition. Eventually, develop it, tapos i-diversify mo, and then pasa mo sa ibang tradition, ibang inersyon. Nagkakaroon nga kami ng on-the-spot wood carving contest annually during fiestas. So, nakikreate ng awareness among the youth. Para sa katulad nila Willy, Luisito, at Ernesto, ang dedikasyon at respeto nila sa tradisyon ng pag-uukit ay ang nagsisilbing tanging pag-asa upang ito'y hindi tuluyang maglaho. Huwag sana kayong magsawa dito sa Paete. Ngayon, kung meron naman opportunity dito na trabaho, na pag-uukit, huwag na kayong lumayo. Kasi sabihin na natin yung tinatrabaho nyo sa ibang bansa, kaya nyo rin kitain nyo kung magiging masipag lang kayo at magiging masigasing mag-ukit. Kikitain nyo rin yung dito sa Paete. At least, nandito pa kayo sa bayan namin. And then, yun pa, magiging masaya pa kayo. Ako ang tatanungin kung meron mga kabataan na kailangan ba ng mag-aaral, mag-ukit, yung paano may influensya. Eh, yun nga yung aking pinaplano na kailangan may mga woodcarving sa mga maugubos lang na makaka-influensya sa mga kabataan. Tapos yung mga drawing. Then, minsan naglalabas ako rito yung mga drawing eh. Para yung mga kabataan na may influensya. Pagpunta rito, tinitingnan nila. Tapos nakita yung orin ko, ganda nito. Influensyado. Ngayon, yun na lamang ano kung paano sila
ma-influensya mag-actual. Pangarap ko dito is i-maintain yung ano, no? I-maintain yung tradisyon ng pag-ukit. Tapos tumaas pa nga level. At the same time is para magkaroon ng sariling identity yung wood carving. Parang naka-influenced by ano yung European wood carving, classical, baroque. Gusto ko is magkaroon ng Filipino elements. Pangalan natin is Betis at Santa Ursula. Dapat lang natin isalba natin ito at tulungan yung ano. Sa, kung mamamatay yung wood carving, wood industry in my, not in my time. Future generation. Sana silang maka-absorb noon. Since wala na rin ako, mag silang patuloy. Yun ang future ng wood carving ngayon. Sana.